Matapos magkaroon ng 0-3 deficit ang Lakers kontra sa number 1 seed ng West na Denver Nuggets, ay umungol muli ang pangalan ng Dallas Mavericks guard na si Kyrie Irving na umano'y target ng Lakers ngayong offseason. Si Kyrie Irving ay nag-a-average ng 27.1 points per game, 5.1 rebounds per game at 5.5 na assist per game last season. Kaya naman, sa ganong stats at level ay eligible siya para makapag-sign ng tumataginting na $210 million sa ibang team, especially on high budget na team tulad ng Los Angeles Lakers na kayang-kaya siyang bayaran ng ganung kalaking kontrata. Sinabi ito ng host ng isang podcast na tinatawag na The Hoop Collective na si Brian Windhorst, isang American sport writer ng ESPN. Ito ang kanyang sinabi: "It would take a little bit of maneuvering and Kyrie would probably have to not take the max or would have to work on something with Dallas, but they can get there. They can keep Austin Reeves and get Kyrie." Kaya naman madaling kumalat ang balitang ito worldwide. Basta konektado yung mga updates sa Lakers ay siguradong magbo-boom agad. Sobrang dami kasi ng fans ng Lakers, lalo na dito sa Pilipinas na sobrang aktibo yung fans. At yung Lakers team din ang may pinakamaraming fans sa NBA sa buong bansa. Ispotted naman si D'Angelo Russell na nagpa-practice sa 3 matapos ngang ma-0-3 sila nina Murray at Jokic. Isang talo na lang at sweep na sila sa West. Kung hindi man masungkit ng Lakers ang championship ngayong taon, ay magiging interesting ito at exciting naman ang off-season para sa kanila. Ilang taon na lang at mawawala na si LeBron sa liga dahil sa 38 years old na siya. Kaya hindi mahirap sa front office ng Lakers na maghanap sila ng malakas na player na ipapartner kay LeBron at Davis para sulitin ang natitirang taon ni LeBron at para makasungkit pa ng championship na tropeyo. At ang pinaka-the best na option ng Lakers ngayong off-season ay pakawalan si D'Angelo Russell at ipalit kay Kyrie Irving. At alam natin na si Kyrie at LeBron as Cleveland Cavaliers ang nanguna sa pagwasak sa defending champion noon na Golden State Warriors taong 2015. Hindi makakalimutan ng NBA ang pagkapanalo ng Cavaliers sa isang first ever na straight wins na may 1-3 na deficit. Tatlong sunod-sunod na panalo para masungkit yung kampyonato against Warriors. First championship yun ng Cleveland Cavaliers. Dito naman tayo sa magiging free agents ng LA players ngayong taon. Magiging free agents dito ang siyam sa players ng Lakers. Kasama sa listahan sina Malik Beasley, Troy Brown Jr., Wenwen Gabriel, Rui Hachimura, Scottie Pippen Jr., Austin Reeves, D'Angelo Russell, Dennis Schroeder, Tristan Thompson at Lonnie Walker. Pero ayon sa rumors ay malaki daw ang tsansa na mariretain si Austin Reeves sa Lakers.